Umabot na sa mahigit 100 ang nasawi dahil sa lindol. Mahigit 270 naman ang nasugatan. Kanina, binisita na nga ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga lugar na nakaranas ng lindol. Una siyang pumunta sa Bohol. Mula sa bayan ng Baclayon, makibalita tayo kay Vic Serna. Vic? Maki, nandito pa ko ngayon sa Baclayon Shores, isa sa makasaysayang lugar dito sa lalawigan ng Bohol. Dahil maraming turista ang pumunta dito, pero sa ngayon, sira na ang facades nitong simbahan at bumagsak ang kanilang bell tower. Malungkot ang mga residente nito dahil nasira ang kanilang simbahan at ang kanilang ari-arian. Dumating si Pangulong Noynoy Aquino sa Don Carlos P. Garcia Sports Complex sa Tagbilaran, Bohol, alas 11 kaninang umaga. Naghintay sa kanya ang 5,000 evacuees. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Suliman, nagdala sila ng 2,000 packs ng pagkain para sa mga apektado ng lindol. Nagsagawa ang Pangulo ng ceremonial distribution ng relief goods. Matapos nito, binisita niya ang iba pang evacuees. Nagpaabot din ang pakikiramay ang Pangulo sa mga biktima ng lindol. Tanawagan din siya ng pagkakaisa para matulungan ang mga apektadong residente sa pagbangon mula sa trahedya, lalo na yung mga nawalan o nasira ng bahay. Pinamamadali na raw ng Pangulo ang pagpapakumpuni sa mga nasirang istruktura, partikular ang mga kalsada at tulay. Sa ngayon daw, naibalik na ang kuryente sa 75% ng lalawigan. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, magkukuryente na rin daw sa iba pang lugar. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. There are sufficient funds available, there are sufficient items, goods, materials for all of those who have evacuated. Maki, yan ang latest po dito sa Baclayon sa lalawigan ng Bohol. Maraming salamat sa iyo, Vic Serna, mula sa Baclayon, Bohol.